Ayun guys, for sharing lang dun sa mga nagmamay-ari ng Samsung automatic washing machine. Kasi ito common problem niya yung nawawala yung power, nasisira. Ito hindi lang, kaya subscribe ka sa channel natin, hindi lang siya pang kasasakyan, pati mga pang ano rin, appliances, gumagawa rin tayo niyan. Tayo-tayo lang din ang gumagawa. So, ibibigyan ko lang ng tip, baka may ginto kayo tapos nasira yung power. Actually, pwede naman siya ipagawa, pero minsan kasi pag pinagawa mo yung power supply, nasisira din agad. So, better na magpalit kayo. And ipapakita ko sa inyo, hindi siya gumagana. Yan, power on. Pasaksak na yan, tapos ipapower on natin. Yan guys. Oh, yun, wala. Wala siyang power. Bigla na lang to actually, yung nagdi-dim na yung light na, tapos biglang nawala ng power. So, yan, i-DIY natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano. So, ang pagtinanggal naman to, ito lang matatanggalin nyo kasi nandito yung motherboard nito. Ito lang, ito itong part na to. So, pagtinanggal nyo yan, dalawang screw yan. Yan, ito. Ito, at saka to. Yan. Actually, may cover yan, ito ganito, na goma. Kaso wala na kasi ito, so ginawa ko na lang ng paraan. Ilagyan ko na lang ng sealant. Yan, so ganyan. So, pag tinanggal nyo naman yan, hugutin nyo lang to, hilahin nyo lang. Kung di nyo kaya, gamitan nyo ng flat screw. So, yun lang, tanggalin nyo lang to, yan. Ayan yung screw. Yan. Tapos, ito sa kabila. Ito sa kabila, madali na kasi, ano lang to, gasket. So, yan guys. So, tanggalin na natin para makita nyo yung motherboard. Phillips screw ang gagamitin guys. Yan, Phillips screw. Yan, pag natanggal nyo na yun, pwede nyo itong angat. Yan, angat nyo lang ito, hilain nyo lang ito. Kung di nyo kaya, ipitin nyo ng flat screw dito sa gilid. So, gamitin natin. Yan, so ito ang flat screw. Yan. Gamitan nyo ng flat screw, gandahan lang para hindi magkaskasan. Yan guys. Yan. Ganyan lang. Lain nyo lang. Kahit dito nyo hawakan sa may pinanggalingan ng screw, lain nyo lang. So, yan. Pag hinila natin to, yun. May one. Yan. Ito yung motherboard. Tapos may one, two, 3, 4, na screw lang yan. So, tatanggal muna natin para makita natin yung loob. Flat screw, Phillips screw lang gagamitin nyo dyan. Tabi nyo lang yung mga screw para kompleto pa pag binalik. Ayan, kaya dito nila ilagay. Pare-pareho lang naman yan. Bulutin yung power pagka magpapakas kayo para safe. Bulutin yung power. Although, nahina lang naman yan. Hindi naman makukulitin yung mga regulator yan. So, yun. Pag kinatanggal nyo, yun. Tabi nyo to. Tapos, baliktarin nyo to. Yun. Ito na po ang motherboard. So, yan. Ito actually yung yan. Pag nakita nyo, ito actually ang yan. Ito ang source ng power supply. So, kaya pag nakita nyo yung wire, yan, pag nakita nyo yung wire, yan. So, ito yung wire, yan. Nakakonect yan dito. Ito yung primary power supply nya. So, yan. Nakakabit sya. Tapos, hindi gumagana. So, ang medyo challenging dito, guys, kasi ito. Yung pagtanggal nito. Yan. Kasi, may silicone yan. Ayan, o. Yan. May silicone. Oo. So, yan lang challenging dyan. Kailangan yan. Meron kang cutter para gupitin mo yung silicone nung matanggal mo siya. Tapos pagka kung papalitan nyo naman to, pwede nyo nalusungkitin. Pero kung ipaparepair nyo, ingatan nyo. Kasi mahirap siya tanggalin, kailangan pa ikutin mo talaga, hiwain mo siya ng cutter. O kaya kung ano yung manipis na meron kayo,
Tapos yun, pagka ano na yan, pagka naikot nyo na, tanggalin nyo muna tong wire. Ito, yung pinakasakit nya, iaangat nyo lang naman to, ilain. Ito, press nyo lang to. Yan, press nyo lang yung nasa ilalim. Same dito. Tapos ilain. Yan, so yun lang yun, ipipress nyo lang to. Ito, ito, tsaka to. So, tapos yun. Ito nga yan. Ito pinaka-challenging dito, guys. So, kailangan talaga gumamit kaya rito ng cutter. O ano nga yung matalim nga na, ano, na, kahit na anong matalim na bagay. Basta, makakaya niyang sumiksik sa gilid-gilid. So, yun. Pag natanggal nyo na to, hilain nyo na lang. Ayan. Ayan. Silicone kasi yan. So, yan yung dyan siya galing. May silicone din dito yan. Plus ito, set, ayan, may silicone din sa ibabaw yan. Ayan o. May mga silicone. So, actually, pag pinagawa nyo to, magpa-home service na lang kayo kasi may hirap to tanggalin. Pero kung gusto nyo mag-DIY, papalitan natin to. Kasi may nabibili nyan na ganito. Motherboard ng Samsung. So, mas mura to. Kasi ito, ito yung binili ko. Ito, nasa 370. 375 ata. Yan, magkaiba lang siya ng itsura pero paras lang yung power supply niyan. 375, at least buo na siya. Isasalpak mo na lang. So, ayan. Hindi na tayo kailangan magpahinang-hinang, tsaka magtanggal-tanggal na ano. So, ayan, kakabit na natin siya, guys. So, ayan, salpak mo lang siya dyan. Ayan. Unahin mo yung gilid-gilid kasi may mga lock. Kaya ka lang unahin mo siya. Tapos yung itsura niya, kung ano yung itsura nung dati, ayan. Pinaka, yung itong medyo, yung main power supply mo, yun yung nandun sa gilid. So, ayan. Ngayon, kung di ka sigurado, picturean mo. Patagilid ang pasok. Pag ganyan pala, pag ganyan. Pag ganyan ang pasok. Unahin mo yun dito kasi, ito matigas to eh. So, dito unahin mo siya. Tapos tulak mo lang itong dito. Ayan. So, yun lang yun, guys. Tapos, balik nyo itong power supply. Ito yung main. Ayan. Parehong-pareho naman yan. So, pareho yan. So, salpak nyo lang to. Ayan. And ito. Itong maliit. So, ayan. Okay na siya. So, ngayon itetest natin. Saksak natin ngayon yung power supply. Ayan. So, ayan guys. Stop lang natin. Ito yung power, ito yung power, ano niya. So, ayan guys. Okay, gumagana na siya. Off natin. Ayan. Tapos on. So, yun na siya guys. Okay na. Gumagana na siya. Ayan o. Ganun lang siya kasimple guys. Kapag ka, yung Samsung. Ayan, Samsung na wobble. Samsung wobble na automatic na washing machine. Kapag ka na-experience nyo to, ganun lang. Tanggalin nyo to. Ito, ito, ito. Yung pinaka power supply niya ng motherboard. Kasi isa rito may problema kaya ayaw na gumana. So normally pinapalitan lang nila itong mga ganito. Kaso kung ganun lang din, papalitan mo siya. Tapos sisingilin ka ng mga nasa 300, 400. Bumili ka na lang nito. Kasi 400, wala pang 400 yan, 375 ata yan. Papakita ko sa screen yung presyo. Pero brand new na siya. Ano man siya, matag dito. At least mas matagal-tagal yan, sigurado ka. Kasi normally pag pinahinang mo ito, tsaka nun, hindi rin nagtatagal kasi baka may damage na kasi yung pinaka plate nito. So yun, ayan. So okay na tayo. So balik lang natin yung kanyang cover. Ito wala ka na magagawa, wala na silicone yan, kaya dapat ingatan yan. So off lang natin. Balik natin siya sa cover. Ito yung cover na. Madali lang naman to kasi may guide. Hindi siya yung pag kinabot mo, mahirap-hirapan ka pa. Yan, may mga guide kasi yan, kung saan mo siya dapat ikabit. Yan. Hindi mo madidiin. Sakto naman yung butas ng... Ayan, sakto naman yung butas ng ano nito.
ng mga screw. Yan lang naman yan. Itong mga naka itong may mga guhit na to. Yan yung ilalagay mo dito sa gilid. Yan. Ganyan lang siya. So tapos balik natin to guys, ganun lang. May mga ano naman yan, hindi naman yung mga kasi may mga guide naman yan, so hindi ka magkakamali pagbalik nyan. Then salpak mo lang siya. Pupukukin mo lang para sa balpak. Yun. Tapos balik natin yung kanyang cover, plastic cover. So yan. Itong sa kabila. Yan. Papalitan ko na lang to kasi ano na, umangat na eh. Ayan. Test natin uli guys kung okay na siya. Charan! Good to go na siya guys. So ganun lang. Kung may problema kayo ng ganito, ganun lang gawin nyo. Tanggalin nyo yung main power source. Power supply ito. Nakahiwalay talaga dun sa motherboard to. Actually, yung kabila kasi kabilang side buo yun eh. Ito ang pinakahiwalay. Yung pinagagalingan talaga ng power supply. So kapag nagloko'y nasira yung power supply nyo, ito yung may problema. So palitan nyo na lang. Mura lang to kaysa ipagawa nyo siya tapos ilang buwan lang masira agad. So yun lang guys, ako sa inyo, subscribe sa channel natin. Hindi lang tungkol sa akin matututunan nyo. Meron tayong motor, meron tayong sa appliances, isisingit na rin natin kasi mahilig talaga akong magkalkal na mga ganito. Usually hindi ako nagpapagawa kung kaya ko, ako talaga gumagawa. Please subscribe, share, comments kung meron kayong katanungan, anything. Yun, maraming salamat and God bless. Kasi maglalaba pa kami.